Hello, good afternoon po. Ang gagawin po natin ngayon ay fish fillet. Ayan. Actually, na-marinate ko na po ito kaninang umaga bago ako umalis sa trabaho. Ayan. Minarinate po natin siya sa garlic, onion, and ginger. At may lemon. Kung wala naman pong lemon, calamansi. Kung mayroon po kayong garlic powder, mayroon kayong onion powder, pwede po nating ilagay yan dyan. Nilagyan ko din po yan ng black pepper. Siyempre, nilagyan ko din kaunting soy sauce. Nilagyan ko ng kaunting olive oil. At saka, nilagyan ko din po ng oyster sauce. Ito po yung fish natin kanina. Ito po yung kalahati niyan. Yung fish po, pinafilet ko na sa supermarket. Tapos, hiniwa-hiwa ko lang po into strip. Kaya naging ganun po. So, yan po. Minarinate ko na. Ito na po yung ating na-marinate. Ayan. Ganyan po ang outcome niya. Yan yung gusto natin talagang i-achieve. Mas maganda po kung i-marinate natin ang medyo matagal. Mas maganda nga overnight. Ilagay nyo lang po siyempre sa rep para safe po tayo. Tapos, before po natin siyang i-fry, i-dip po natin siya sa eggs. Yung eggs naman po, nilagyan na natin ng salt and black pepper. Tapos, after po natin i-dip dyan, i-dip po natin siya sa flour. Tapos, ilalagay natin sa breadcrumbs. Paalala lang po ah, huwag niyong itatago pag nalagyan niyo ng isda kasi lalansa na po yun. So, kailangan medyo pag naglagay po kayo ng flour, ng breadcrumbs, yung eksakto lang po sa lulutuin natin. Kasi mahirap na po. Hindi na natin siya mauulit. Unless ang iluluto din po natin ay isda din po pwede. Pero kung iba, baka huwag na po tayong maghinayang, baka masira. Paalala lang po yun. So, ito na po yung outcome niya. Yan. Yan na yung ating na marinate for half day. Ayan. Ayan na po yan. Ganyan po. So, masarap siya, diba? Tapos, maglalagay naman tayo ng side dish na saging saba. Ayan. Na-fry ko na po yan ngayon lang. Ang saging saba po dito ay ganyan ang itsura. Yan po ang itsura ng saging saba dito. From India po yan. Galing ng India. Kasi yung saba sa atin, bihira po magkaroon dito. Tapos, mag-i-steam tayo ng broccoli para sa side dish niya, para may gulay din tayo. Ganon. Sige, let's start. Let's do it. Prepare na natin. Nako. O, ayan na. Since may fish naman na po tayo, itatago na natin yung fish na yan. Kasi meron na po tayong fish. Pinakita ko lang sa inyo na ganito kalaki talaga siya. Okay, alright. So, what I'm going to do is, i-ano na natin yung ating isda. I-dip na natin sa ating mga seasonings bago natin i-fry. Isang isda, i-dip natin dito sa eggs, and then dito sa flour. And then dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Pasensya na po kayo ha, tablet po kasi ang gamit ko. Hayaan nyo sa susunod, i-improve na po yan. Ayan. Ganyan lang po yan. Ganyan. Pag kayo po nagmamadali, mas maganda talaga, ibababad yun na the whole night para pag morning or tanghali, mag-fry-fry na lang po kayo. Ganyan. Ayan. Dumadami na. Ganyan lang po yan. Magka-gloves tayo para hindi naman ano yung ano natin.
Yan. Kung ano pong available nyo na pwedeng ibaba dito, po pwede po. Katulad dito pong garlic and onion, kung meron po kayong garlic powder, meron kayong onion powder, po pwede po. Pag naman po kasi marunong na kayo magluto, natatansya nyo na po yung ano kaya kung mapapansin nyo, wala masyado akong mga measurement. Puro tansya-tansya lang. Pero okay naman po yun. Kung may measurement, wala naman pong problema. Ayan. Ganyan. So, magiging ganyan po ang ating ipapry. Ayan. Na preheat na po natin yung ating kawali. So, let's do it and let's fry the partial one. Alright. Yan po yung gusto nating i-achieve. Yan. Na-dip na natin siya. So, na-deep fry na, preheat na natin yung ating pan. So, ayan na. Let's do the frying. Okay, na-preheat na po natin yung ating pan. So, pwede na po natin ilagay yung ating fish. Ayan. Ganyan. Hindi po kailangan malakas ang apoy. Kasi para ang ginagawa ko po, takpan po natin para mas maluto siya sa ano lang na fire, low fire. Hindi po kailangan yung malakas ang apoy. Let's see and wait. Ayan. Yan po yung gusto natin ma-achieve. Yan, ganyan. And then, pag na-fry na po natin lahat, ilalagay natin dito sa strainer para naman tumulo. Or lagyan natin ng paper towel. Yan. Ayan. Ganyan po yan. Ganyan, ganyan. Nice. Let us see. Yes. Ayan na po. We're doing the second batch. Pag naprito na po natin, didrain po natin dito sa strainer. Ayan. Para yung excess na mantika, mawala po. Ayan. And then, ibigitan po natin yung ibang fish. Siyempre, sabi ko nga po, para mas madaling maluto at dahan-dahan lang na apoy po ah, lalagyan po natin ng takip para sigurado na yung heat niya talagang nandun lang. Alright, we're having the last batch. Ayan na po. Ito na po yung dinidrain natin. Ayan. Pwede po natin yan lagyan ng paper towel kung may available naman tayo. Pero ako, ginamit ko na lang yung ating strainer. Ayan po yan. Alright. Ito na po yung ating na-achieve. Ayan na po ah. Naka-plating na po siya. Siyempre, yung ating broccoli. Yung ating sabana saging. And then, siyempre, Pilipino tayo, rice. Pwede naman pong bread kung gusto nyo. And then, siyempre, level up na tayo. Yung ating inumin ay nakalagay na siya sa ano, oh, di ba? Yan yung ating smoothie. Yan ating mga juice na ano, fruits and vegetables juice. Yan ang terno niyan. So, let's see. Let's try. And then, ito po, nag-plating lang ako. Pero ang reality po, ito na po yun, oh. Oh, para tatakpan ko lang po, and then pwede kong balik-balikan. Uulitin ko po, ah. Binabad po natin yung ating fish sa lemon, ginger, garlic, and onion. Siyempre, nilagyan natin ng kaunting soy sauce, nilagyan natin ng kaunting olive oil, and then we have the oyster sauce and the paminta, the black pepper. Yan, dyan natin siya, inano, tawag doon, minarinate.
minarinate natin. At least mga 2 hours, kung pwede overnight na marinate, mas masarap. Ayan. So, ito yung na-achieve natin. Ulitin natin. Ayan na siya. May olive oil, ay may olives, may saba, may broccoli, and then mayroon tayo yung fish fillet, and then syempre, mayroon tayong rice. Alright, let's see, let's taste. Alright, let's taste po kung anong lasa. Pwede po natin siyang i-dip sa mga ganito. We have here lemon and herbs African sauce. Ayan, sa peri-peri po yan ha. Pwede din pong chicken, pwedeng beef, kahit ano. Eh, pwede din pong fish. And then, siguro lagyan natin ng kaunting chili para may bite siya. Pwede rin pong ketchup. Let's taste. Alright. Optional lang po ito ha. Pero sa atin, pwede namang toyo lang at saka kalamansi. Yan. Meron pa talagang knife. Let us see. O, oh, diba? Level up talaga. Siyempre, may rice. And, OMG. Sobra pong sarap. At, yung saba naman po, yung pinakang tamis niya, yun na magbibigay ng ibang flavor sa ating pinakain. Promise, ang sarap po talaga. Sarap. Ayan. Sobrang sarap. Okay. Thank you so much po. And then we're going to drink the juice. Oh my God. Ang sarap po talaga. Pag nakaano na siya sa rice, ang sarap. Good. Alright. Another achievement po. Ayan na po yung na-taste na natin. Sobrang sarap. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Sa susunod ulit, gagawa ulit tayo ng panibagong menu. Ayan. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman po yan expensive. Kung ano lang pong available nyo, pwede nyong ilagay. Ayan na. Thank you. Thank you so much po. Thank you sa uulitin ulit. Thank you.